Hello, my loves! Ang title po ng kwento natin ngayon ay Boracay Horror Story. At tulad po ng dati, ay huwag niyo po sanang kakalimutan na ilike ang video natin ito. Dahil bawat likes niyo po, my loves, ay malaking tulong po para sa ating channel. Salamat po! Ako ang inyong Lolo Pael, at ito ang aking kwento. Si Luisa at ang Lihim. Boracay ang kilala na takbuhan ng mga taong wasak ang puso. Kung kaya't nang makipaghiwalay ang nobya ni Warren ay naisipan niya ring magpunta roon. Yun din kasi ang suggestion sa kanya ng ilang kabarkada na kanyang nakausap. Base sa mga yon ay mabisa ang pagpunta doon para kahit paano ay makalimot. Dagdag pa ng kanyang mga kabarkada, maraming bagong babae na makikilala si Warren. Bagay na ayaw sanang pagtuunan ng binata dahil ang gusto lang niya ay mag-relax at makalimot. Ano bro? Okay ka ba? Nandito na tayo. Maganda ba? Tanong ni Leo nang makalapag na sila sa Boracay. Si Leo ang isa sa mga kabarkada niya na nagpresintang sumama sa kanya para alalayan siya sa lugar. Matagal nang pabalik-balik si Leo sa Boracay kung kaya't alam na niya ang mga sistema sa nasabing lugar. Oo bro, okay dito, nakaka-relax naman. Sabi naman ni Warren. Nakaka-relax kasi tahimik, ganyan talaga kasi maaga pa, maghintay ka ng gabi. Nako, maingay na rito. Wika pa ni Leo. Maingay? Paano ko makakapagpahinga? Tanong ni Warren. Huwag ka mag-alala. May condo unit akong narentahan. Atin na lang tayo sa payment. At saka, pumunta ka rito hindi para magpahinga lang. 7 days tayo rito kaya mag-enjoy ka. Sayang yung promo kung higat matutulog ka lang. Ano ka ba? Natatawa na lamang na sabi ni Leo sa kanya. Napatango na lang si Warren sa kanyang kaibigan. Dala-dala ang kanilang gamit ay tinungo nila ang kondominium na kanilang pansamantalang titirhan. Pagpasok nila sa loob ay agad na humilata si Warren sa kama. Ano? Dito ka muna. Puntahan ko na lang yung mga kakilala ko sa kabila. Kukumustahin ko lang sila saglit. Wika ni Leo. Sige. Tanging sambit ni Warren. Makakalimot ka rito bro. Marami akong ipapakilalang babae sa iyo rito. Nakangiti pang wika ni Leo, sabay tapik sa balikat ni Warren. Pagkatapos ay bumaba na rin siya ng unit. Naiwang mag-isa si Warren sa kwarto. Nakaramdam agad siya ng antok dahil sobrang layo ng biyahe nila. Nagising na lamang ang binata nang makaramdam siya nang tila may bumubulong sa kanyang babae. Ngunit nang tingnan niya ang buong silid ay siya lamang mag-isa. Naisip niya tuloy na baka isang panaginip lamang yon. Bumangon siya at naisipang magtimpla ng kape. Napahawak ang binata sa kanyang tenga nang tila ba may naririnig pa rin siyang boses ng babae na bumubulong. Hindi niya maintindihan kung saan yon ang gagaling. Ngunit maya-maya lamang ay nawala na rin yon agad. Gisingan na pala! Tagal mo natulog ah! Tama yan, para mamaya puyatan tayo. Sabi agad ni Leo nang pumasok siya sa unit. May naririnig ka bang babae? Tanong ni Warren. Nagsalubong naman ang kilay ng kanyang kaibigan. Babae? Ngayon? I mean, dito? Tanong din ni Leo. Oo, may naririnig ka ba? Wala naman, bakit? Dugtong pa ni Leo. May naririnig kasi ako kanina pagising ko. Well, baka guni-guni ko lang. Napapailing na lang na wika ni Warren. Sign na yan na dapat makipaglandian ka na mamaya sa labas. Para naman makalimot ka dun sa ex mong manloloko. Oh, paano? Sunod ka na lang ha. Alam mo yung katapat na bar? Punta ka dun, nandun lang ako. Sabi ni Leo at muli na naman nitong umalis. Naghanda at nagbihis ng maayos ang binata. Pagdating ng alas 9 ng gabi ay naisipan na rin niyang bumaba. Suminip siya sa bar na sinasabi ni Leo. Nakita niyang maraming tao doon kung kaya't nagdesisyon siyang maglakad-lakad na lang muna. Pumunta siya sa dalampasigan.
Nang makaramdam ng pagod ay umupo siya sa buhanginan. Nilalaro niya lamang ang mga buhangin nang may makita siyang babae sa dagat. Wala nang tao sa parting yon kaya nag-alala siya para sa babae na baka ito ay anuri ng alon. Ngunit maya-maya lamang ay umahon na ang babae. Namangha si Warren sa kagandahan ng babaeng yon. Maganda ang korte ng katawan at kahit may kadiliman ay tila ba nagniningning ang kaputian ng babae. Hindi niya inaasahan na lalapitan siya nito kaya hindi siya agad nakapagsalita. Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ng babae. Ha? Ayos lang naman ako. Nauutal na wika ni Warren. Broken-hearted ka ba? Tanong ng babae sa kanya. Nahihiyang tumawa ang binata at sa ibang direksyon na lamang tumingin. Ayos lang yan. Marami talaga nagpupunta dito na sawi sa pag-ibig. Gaya ko. Dagdag pa ng babae. Ha? Bakit? Niloko ka rin ba? Tanong naman ni Warren. Hindi siya makatingin ng maayos sa babae dahil hindi siya sanay na may kaharap na babaeng nakatupis. So, niloko ka rin? Balik na tanong ng babae. Napatango na lamang si Warren at natawa ng bahagya. Luisa nga pala. Pagpapakilala ng babae at saka nito iniabot ang kamay sa binata. Warren. Warren ang pangalan ko. Nagpakilala rin si Warren kay Luisa. Nang magdikit ang kanilang mga kamay, ay may kakaibang saya ang naramdaman ni Warren. Ngunit sa kabilang banda, bigla na lang din siyang nabahala sa hindi niya naman malamang dahilan. Masayang umuwi ang binata. Nagtataka nga si Leo nang pumasok siya sa kanilang unit. Oh, kakaibang ngiti mo bro ah. Kaya pala hindi ka pumunta sa bar ah. Baka nakahanap ka ng babae sa labas. Wika ni Leo sa kanya habang nakahiga na sa kama at papikit-pikit na ang mga mata. Mismo bro. Sagot ni Warren. Eh sino? I mean, maganda? Tanong ulit ni Leo. Oo, maganda. Nakita ko lang siya sa gilid ng dagat. Pag-ahon bro, gagi, ang sexy. Masayang sabi ni Warren. Akala ko ba ayaw mo muna ng babae ngayon? Natatawang tugon ni Leo sa kanya sabay bato ng unan. Ewan ko nga ba eh, pero nang makita ko siya, para akong nawala sa sarili. Hindi ko na namalayan na kampante na yung loob ko sa kanya. Humiga na rin si Warren sa kama at nakatingin lang sa kisame. Sus! Ganyan talaga bro. Kapag naghahanap ng kalinga ng babae, balitaan mo na lang ako ha kung anong magiging status niyang dalawa. Sabi naman ni Leo, wala pang ilang minuto ay nakatulog na ito dahil sa labis na kalasingan. Kinabukasan ng gabi ay naghanda na naman si Warren para puntahan si Luisa. Tumambay siya ulit sa pwesto kung saan niya unang nakita ang babae. Ilang saglit lang ay bigla na lamang may tumakip ng mata ni Warren. Malambot na kamay ang nahawakan niya kaya alam niya na babae ito. Luisa? Tanong ni Warren. Narinig ng binata ang mahinang tawa ni Luisa na siyang mas lalong nagpakaba sa kanya. Namula ang mukha niya sa ginawa ng babae. Kiling naman! Kakakakilala lang natin kahapon pero kilala mo na agad ang kamay ko. Nakangiting sabi ng babae at tinabihan siya sa buhanginan. Ikaw lang naman ang kilala kong babae rito eh. Tugon ni Warren na sa dagat lang nakatingin. Gusto mo? Sama ka sa akin? May bahay ako dito. Malapit lang. Timplahan kita ng kape. Hinawakan pa ni Luisa ang binata sa balikat habang nakangiti. Ha? Ay, hindi ako nagkakape. Sagot ng lalaki. Sige na, ngayon lang. Gumagawa kasi ako ng kape. Napaisip si Warren. Totoong ayaw niya ng kape dahil hindi niya gusto ang epekto nito sa katawan niya. Pero sa mga sandaling yon, hindi niya maintindihan kung bakit siya pumayag sa kagustuhan ng babae. Namalaya na lamang niya na naglalakad na sila sa dalampasigan. Saan pala tayo pupunta? Tanong ni Warren nang mapansin na malayo na sila. Sa bahay ko, ipagtitimpla kita ng kape. Malambing na wika ng babae. Naramdaman na lamang ni Warren na nakakapit na sa kanya ang babae.
Nung mga sandaling yon ay tila ba sunod-sunuran na siya sa bawat salita ng babae. Para bang bawat salitang bibitiwan ni Luisa ay isang magandang musika para sa kanya na kay sarap pakinggan. Makalipas lang ang ilang minuto ay huminto sila sa isang bahay. Nang tanawin ni Warren ang pinanggalingan nila ay napakalayo na pala nila doon. Sure ka? Bahay mo ito? Tanong ni Warren ng may halong pagtataka. Hindi ko ito bahay. Bahay ito ng nanay ko na nasa abroad. Sagot ng dalaga. Ibig mong sabihin, taga rito ka talaga sa Boracay? Tanong ng binata. Tumango lamang ang babae at niyaya na siyang pumasok sa kanilang bakuran. Up and down ang bahay. Yari na ito sa bato ngunit mararamdaman mo pa rin ang pagiging probinsya dahil sa dami ng puno at halaman sa gilid. Pagpasok pa lang ni Warren sa sala ay may naamoy na agad siya na aroma ng kape. Nang mapadako ang tingin sa gilid ay napansin niya roon si Luisa na may inihahandang kape para sa kanya. Maupo ka muna dyan, Warren. Huwag ka mag-alala. Tayong dalawa lang nandito kaya hindi mo kailangan mahiya. Pagpapaalala sa kanya ng babae. Ha? Sige. Utal na sagot ni Warren. Nalilito siya sa kanyang nararamdaman nung mga oras na yon. Hindi siya komportable sa bahay na yon ngunit may parte ng kanyang puso na gusto niyang kasama si Luisa. Naudlot ang pag-iisip niya ng kung ano-ano nang lumapit na si Luisa na may dalang kape. Nang umalingaso pa lang ang kape, tila nabuhayan ang kalooban ng binata. Napatitig siya kay Luisa. Tila ba naaakit siya ng mga labi ng dalaga na tila ba nangungusap. Ang ganda mo. Bulong na lamang ng binata. Ngumiti lamang ang dalaga sa kanya. Maya-maya lamang ay tinikman na nga ni Warren ang kape at doon ay nakita ng binata ang kakaibang ngiti ni Luisa. Isang ngiti na tila ba may ibang nais iparating. Naubos ni Warren ang kape na kanyang iniinom. Nagpaalam na rin siya sa dalaga pagkatapos noon. Nagulat pa nga ang binata nang bigla na lamang siyang halikan sa pisngi ni Luisa. Sandali siyang napako sa kinatatayuan niya. Hindi makapaniwala na sa ganoong pagkakataon pa siya makakatanggap ng halik. Nang makauwi siya sa kanilang unit ay hindi na makausap ng maayos si Warren. Nakangiti na lamang ito at nakatulala sa kisame. Nagtataka tuloy ang kaibigan niyang si Leo. Uy! Wika ni Leo sabay kalabit kay Warren. Nagtaka at nabigla si Leo sa naging reaksyon ng kaibigan. Sumimangot ito at naging masama ang tingin sa kanya. Problema mo? Okay ka lang ba? Tanong ni Leo. Subukan mo lang ulit agawin yung para sa akin, hindi kita palalampasin. Sabi ni Warren na maging siya sa sarili niya ay hindi niya inaasahang masasabi ang ganung bagay. Ha? Anong pinagsasabi mo? Nagtatakang tanong ni Leo sa kanya na napabangon pa sa pagkakahiga. Napailing na lamang si Warren at sinampal-sampal ang sarili. Wala. Ano? Basta. Sorry pare ah. Nauutal na sagot ni Warren. Lumabas na lamang ito ng unit kesa may masabi pang hindi maganda sa kanyang kaibigan. Tumakbo si Warren papunta sa dalampasigan. Hawak-hawak niya ang kanyang ulo. Ang daming pumapasok sa utak niya na halos lahat ay negatibo. May kung sinong bumubulong na naman sa kanyang babae. Sa pagkakataon na yon ay malinaw na sa kanya ang tinig na yon. Niloloko ka lang nila. Wika ng boses babae na kanyang naririnig. Kalaunan ay napagtanto na lang ni Warren na boses ni Luisa ang bumubulong sa kanya. Umupo ang lalaki sa buhanginan. Nakayuko habang tila pinipiga niya ang sariling ulo. Anong nangyayari sa akin? Tila nababaliw niyang tanong sa sarili. Malapit ka nang matulad sa amin. Napalingon na lamang si Warren sa kanyang gilid nang marinig ang tinig na yon. Sino ka? Natatarantang tanong ng binata sa isang lalaki na nakaupo isang dipa lamang ang distansya sa kanya. Namumuti ang mukha ng lalaki at tila naaagnas. Hindi na nagsalita pa ang lalaki. Nakatingin lamang ito sa kanya at nanlilisik ang mga mata. Napaatras ang binata at dali-daling tumakbo pabalik sa kanilang unit.
Pagdating niya roon ay dumiretso agad si Warren sa loob ng banyo. Nagtataka at nag-aalala naman sa kanya si Leo. Bro, ano mang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Tanong ni Leo habang nasa tapat ito ng pinto ng banyo. Bro, may nasunod sa akin! Sagot naman ni Warren. Ha? Sinong nasunod sa'yo? Sabihin mo! Pilit binubuksan ni Leo ang pinto ngunit nakasarado lamang ito. Gusto ko nang umuwi! Sigaw pa ni Warren sa loob. Sige, uwi na tayo bukas. Pero lumabas ka muna dyan. Mag-usap tayo kung anong nangyayari sa'yo. Makikinig ako, pare. Nanahimik si Warren sa loob ng banyo. Mga ilang sandali lamang ay dahan-dahan ang bumukas ang pinto. Nabigla si Leo nang makitang namumutla si Warren. Magulo ang buhok at tila may mga kalmot sa braso. Leo, mababaliw na ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Wika ni Warren sabay takbo sa kama at nagsaklob ng kumot. Hindi na malaman kung ano bang nangyayari sa kanyang kaibigan. Bigla na lamang nag-iba ang kilos at ugali nito. Hindi mawala sa isip ko si Luisa. Mababaliw ako kapag hindi ko siya nakita. Kailangan ko siyang makita. Sabi ni Warren. Eh di puntahan mo. Laki ng problema mo. Inis na sagot ni Leo. May nakamasid sa akin eh. Nakakatakot. Binabantayan ako. Pare, samahan mo naman ako. Tumayo si Warren at hinawakan pa ang magkabilang balikat ng kaibigan. Oo na! Ayusin mo lang yung sarili mo. Sasamaan kita. Wika ni Leo. Naglakad dito papunta sa ref at kumuha ng beer. Ibinato niya ito kay Warren. Inumin mo yan para kumalma ka kung ano man yung nangyayari sa'yo. Sabi pa ni Leo sa kanya. Isang tunggaan lang ang ginawa ni Warren sa isang beer in can. Kinagulat nga yun ni Leo dahil kilala niya si Warren na hindi naman malakas uminom. Napapailing na lamang ang binata. Naninibago siya sa ikinikilos ng kanyang kaibigan. Ganun pa man, sinakyan at inintindi na lamang niya. Inisip na lamang ni Leo na baka dahil lamang yun sa panluloko kay Warren ng ex-girlfriend nito. Lumabas ng unit ang dalawa. Sinamahan talaga ni Leo si Warren para puntahan ang dalagang si Luisa. Ngunit pagdating nila sa bahay na sinasabi ni Warren, wala na ang dalaga doon. Nakapatay ang ilaw sa loob ng bahay. Papasok sana sila sa bakuran ngunit may nakita silang karatula na nakalagay sa gilid. Anong kailangan niya? Tanong ng isang lalaki na napadaan nang makitang nasa tapat sila ng bakuran. Dadalawin ko lang po si Luisa. Balisang sagot ni Warren. Luisa? Sinong Luisa? Tanong lang lalaki. Si Luisa, yung babaeng maganda. Dito siya nakatire. Tinuro pa ni Warren ang bahay na nasa harapan nila. Aba, eh matagal nang walang nakatira dyan. Baka ibang bahay yung sinasabi mo. Huwag kayong pumasok dyan, baka makasuhan pa kayo. Sabi ng lalaki at naglakad na rin ito paalis. Nagtataka si Leo sa mga sandaling yon. Maging siya ay hindi rin maintindihan si Warren kung ano ba ang ipinunta nila roon. Kahit anong gawin nilang tawag sa pangalang Luisa ay wala namang sumasagot. Uy! Bawal nga pumasok dyan! Ang kulit mo naman! Aawat din sana ni Leo ang kanyang kaibigan pero nakasampa na ito sa bakod. Nilapitan ni Warren ang pinto at makailang ulit na kumatok. Nang malaman niyang hindi naman nakakandado ang pinto, dahan-dahan niyang itinulak yon para pumasok sa loob. Kinapakapa niya ang ilaw sa loob. Nang mapindot niya ang switch ng ilaw ay nakita na niya ang loob ng bahay. Magulo ang kagamitan. Medyo maalikabok na rin. Malayong malayo sa nakita niya nung dalhin siya ni Luisa doon. Halos mabaliw na naman kakaisip si Warren kung papaano nangyari yon. Wala pang isang oras nang manggaling siya roon, ngunit tila ba napakatagal ng panahon na walang pumupunta sa bahay na yon. Warren, tara na pare! Baka may makakita pa sa'yo dyan! Makulong ka pa! Private property to! Sabi ni Leo na palingon-lingon pa sa paligid. Wala nang nagawa si Warren kundi ang balikan ng kaibigan. Nagtataka siyang nakayuko lamang. Sigurado ka ba dito nakatira yung Luisa? Pagtataka ang tanong ni Leo. Oo pare, kagagaling ko lang kanina dito eh. Sagot ni Warren. Huminto bigla si Leo at pinagmas na ng mabuti ang mga mata ni Warren.
Nakadrugs ka ba? Seryosong tanong ni Leo. Ikaw nakadrugs. Bakit naman ako magdodroga? Kita mo naman. Hindi na naituloy pa ni Warren ang kanyang sasabihin dahil sa isang lalaki na nasa likuran ni Leo. Ang lalaking maputi ang muka at tila ba naaagnas na. Nanlaki ang mata ni Warren nung mga sandaling yon. Hindi siya makagalaw. Kung hindi pa siya tatapikin ni Leo sa pisngi ay hindi rin siya matatauhan. Maging si Leo nung mga sandaling yon ay kinakabahan na rin. Nakaramdam siya ng panlalamig. Hinila na lamang niya si Warren para umalis doon. Nakabalik ng unit ang dalawang magkaibigan. Dalawa silang tulala at hindi malaman kung ano ang nangyayari. Para makatulog noong mga sandaling yon ay inubos na lamang ng dalawa ang alak na nasa ref. Nakatulog silang dalawa at pansamantalang nakalimutan ng mga nangyari. Kinaumagahan ay maagang nagising si Leo. Siya kasi ang nagkusang loob para bumili ng kanilang makakain. Pansamantalang iniwan ni Leo si Warren na tulog na tulog. Pagbalik niya ay nakahinga ng maluwag si Leo dahil bumalik na sa normal si Warren. Tila nahimasmasan na rin ito. May babae bang nagpunta rito at hinanap ako? Tanong ni Warren na makabangon na siya sa kanyang kinahihigaan. Babae? Wala naman, bakit? Sagot ni Leo. Naririnig ko kanina si Luise. Bumubulong sa akin. Seryoso niyang sagot. Napalunok ng laway si Leo sa kanyang narinig. Batid nitong nagsisimula na namang maging weirdo ni Warren. Ang sabi niya, ikaw yung lalaking ipinalit sa akin ng girlfriend ko. Nag-iba na ang tono ng pananalita ni Warren noong mga sandaling yon. Tiningnan niya ng masama si Leo sabay lumapit. Sasabi mo pare, nababaliw ka na ba? Mabilis na itinulak ni Leo si Warren palayo sa kanya. Sabi mo sa akin ang totoo, ikaw yung lalaki ni Mary, no? Umamin ka! Nanlilisik na ang mga mata ni Warren sa mga pagkakataon na yon. Kinikilabutan si Leo. Malayong malayo na ito sa Warren na kilala niya. Batid niya na hindi na yon ang kanyang kaibigan. Hinawakan ni Warren sa kwelyo si Leo. Galit na galit itong tumingin habang naririnig ang sulsol ng babae sa kanyang tenga. Nababaliw ka na, pare! Sigaw ni Leo at saka binalandra si Warren sa gilid. Agad na tumayo si Warren at tumakbo palabas ng kanilang unit. Maghapon itong hindi bumalik ng kanilang unit. Muli itong tumambay sa gilid ng dalampasigan. Sa parte kung saan wala nang gaanong tao. Luisa! Nasaan ka na ba? Mababaliw na ako kakaisip sa iyo eh! Sigaw niya sa dagat. Ilang minuto lang ang nakalipas, may isang babae na naman ang umahon mula sa tubig. Namamangha na naman ang binata nang makita niya ang korte ng katawan ng babae. Luisa? Sambit na lamang ni Warren. Kumusta ka, mahal ko? Tinig ng dalaga na siyang bumubuhay sa sistema ng binata. Hinawakan ni Warren ang bewang ni Luisa. Hinila niya ang babae paupo sa buhanginan at sa kanya ito hinalika ng madiin. Aking ka lang, walang makakaagaw sa iyo. Wika ni Warren na hindi na alintana ang lugar na kinalalagyan nila. Lumiligid na sila sa buhanginan at kung saan saan na sila nakarating. Habang nangyayari yon ay labis na nagtataka naman si Leo. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nagsasalitang mag-isa si Warren at nagtanggal pa talaga ito ng kasuotan na para bang makikipagtalik sa hangin. Warren, ano ba? Umayos ka nga! Alam kong mahal mo ang ex-girlfriend mo, pero huwag mo namang gaguhin ang sarili mo ng ganito! Inis na wika ni Leo. Sandaling napatitig si Warren sa kanya. Mga ilang sandali lang ay nagsuot na itong muli ng damit at pang-ibaba. Gago ka ba? Ha? Hindi mo ba nakikita may ginagawa kami? Tanong ni Warren na galit na galit. Kulang na lang ay suntukin niya si Leo. Anino? Sa buhangin? Ano bang nakikita mo na hindi ko nakikita? Huwag ka nang magulo, Leo. Masaya na kami ni Luisa. Huwag ka namang istorbo. Katwiran pa ni Warren sa kanya. Magsasalita pa sana si Leo ngunit napatameme na lang siya nang mapatingin siya sa buhanginan. May mga bakas ng paa na unti-unting lumalapit sa kanya. Sa takot ni Leo ay napatakbo na lamang siya paalis sa dalampasigan. Noong gabing yon ay hinayaan na lamang ni Leo ang kanyang kaibigan. Pinuntahan na lamang niya ang iba pang kakilala.
Nagtanong-tanong siya kung mayroon bang nakakakilala sa babaeng si Luisa. At nagulat na lamang siya sa mga sagot ng mga napagtanungan niya. Ah, si Luisa! Sabi nila, nagpapakita daw yun sa mga lalaki na broken-hearted. Sabi ng gitarista na kaibigan ni Leo. Nagpapakita? Ano yun, multo? Lumagok si Leo na isang basong alak pagkatapos magsalita. Hindi namin sure kung multo o ibang entity. Dati pa kasi yung kwento na yan eh. Sabi nila, nambibiktima nga raw yun ng mga lalaki. Sinasama sa tubig hanggang sa hindi na ito matagpuan. Tapos, ang masaklap pa nito, yung mga nabiktima niyang lalaki, nagmumulto na rin dito sa Boracay. Pero, haka-haka lang yun ha. Hindi ko sure kung totoo yun. Paliwanag naman ng isang babaeng bukalista. Ingat-ingat ka, Leo. Taktika ng Luisa na yun ng manggayuma. Baka mabiktima ka rin. Dagdag pa ng bartender. Sa kanyang mga nalaman ay mas lalong nag-alala si Leo kay Warren. Saka lamang naintindihan ni Leo kung bakit tila nagbago ng bigla si Warren. Naisip niya na marahil nasa ilalim ng panggagayuma ang kanyang kaibigan. Dali-daling tumakbo si Leo pabalik sa dalampasigan kung nasaan si Warren. Ngunit pagdating niya roon ay wala na siyang inabutan. Chinelas na lamang ng lalaki ang nandoon. Tama, sa bahay! Sabi na lamang niya sa kanyang sarili. Hindi na siya nagsayang ng oras. Tumakbo siya papunta sa bahay ni Luisa. Nakapatay ang ilaw nang matanaw niya ang bahay. Tumalon si Leo sa bakuran at agad na lumapit doon. Pagpindot niya ng switch ng ilaw ay tumambad sa kanya ang dalawang tasa na may kape sa lamesa. Nandoon din ang damit ni Warren na nakapatong sa upuan. Warren! Tawag niya sa kaibigan. Ngunit nakailang sigaw na siya ay wala namang tumutugon sa kanya. Sumapit ang umaga ay hindi pa rin niya natagpuan si Warren. Humingi na siya ng tulong sa pamunuan. Nireview na rin ang lahat ng kamera na maaaring makapagturo kung nasaan si Warren. Ngunit ang nakapagtataka lamang ay hindi man lang nahagip si Warren sa kahit saang kamera. Natapos ang isang linggong pananatili at sa pag-uwi ni Leo ay hindi na niya kasama si Warren. Daladala niya ang bigat at pagkabahala. Sa pagkawala ni Warren ay gabi-gabi siyang hindi nakakatulog. Kung makatulog naman ay bigla-bigla niyang napapanaginipan ng kaibigan. Tila ba minumulto siya ng nangyari? Makalipas ang ilang araw, napagdesisyonan na ni Leo na tapusin na ang ginagawa niyang kasalanan kay Warren. Buo na ang loob niya na kausapin ng isang tao na dapat ay noon pa niya iniwasan. Nang makita niya ang babae, ay agad siyang nakipaghiwalay dito. Pinapatay si Leo ng kanyang konsensya. Hindi na kinakaya ng kanyang kalooban na habang nawawala pa rin si Warren ay itinatago pa rin niya ang isang lihim. Ang lihim na naging dahilan ng kanyang pagtataksil sa kaibigan dahil si Leo ay ang lalaking umagaw sa babaeng mahal ni Warren. Wakas. Hello my loves! Shout out po sa mga naabutan kong comments sa ating Sophia Horror Story. Hello po kay na Mr. and Mrs. Channel, Shake the Videos, Cactus Haven Life Without Rice. Shout out din po doon sa Japanese ang name na hindi ko po mabasa. Hello po! Shout out din po kay Kusinerong Guard. Hi din po kay Vincent Calma, CLCK Ham, Mary Jean Monteclaro, Mi Amor, Rosalie Iñico, Christopher Ivan Lim, Daisy Burton, Jean Plagata, SP Quaresma, Marian Asuhan, Isa J, Rodelio Cruz, Alimer, Aswangan TV, Robert Calunsag, Annalyn Fausto, Elizabeth Panunsyal, Marvin Santos, Ann Simbulan, hi din po kay Khalil Alexandre, shoutout din po kay Emerson's Random Videos, Bagong Kaalaman TV, Joselita Apio, at sa mga kasamahan niya na sina Letlet, Pido at Glenn, Sheila Mikosa, Lodi Crocs, Stay Happy Little Mermaid, Jam Jerry Khan, Lydia Lopez, Lea Rubejes, Adelfa Samutyo, Changmi Park, Renato Kaliktan, Mami Peng 78, Irene Templa, Regan Machico, Michelle Cedron, Jean Claire Esperanza, Wesley Gomez, Maria Socorro Tanga, Christian Mejia, Miriam Lacochera, Noemi Taduran, Mind Freak, Will June Pepito, Chris Lang Lang Chris,
Dals Toledo, Beng Diaps, Emeline Francisco, Maria Telma Francia, Aileen Bagano, Janelle May Bustero, Haydin po kay Cathy Malate, Josephine Barrientos, Roxette Aris, Lynn Katarungan, Jayot 182, Hidden Files, Haydin po kay Karen Brescia, Michael Apara, Rickson Balan, Terry P.L., Christine Baloso, Ethel Cantos, Chinky De Los Santos, Carmi Cayabyab, Giselle Ayalin, Sweet Lady Centeno, Geraldine Arbasa, Yilda Estiliore, Sally Molina, Zach Santos, Victor Ticala, Elizabeth Pascua, Lilibet Takeno, Chari Raimundo Andaluz, Cutie Lacandosa, George Sapilan, Jesseline Arivas, Bonnie Giao, Beverly Maderista, Aileen Gomez, Chubby Love, Edward Parungaw, Marilu De Leon, Chuck Bauer, Jonalyn Santos, Ruby Stone, Heredith Atina, Lempopots Channel, Princess Joy Israel, Myla Sabano, Jen Erive, Maria Concepcion Pascual, Haydin po kay Karen Sip, Orven, Art Louis Cayabyab, Crisilda Aguilar, Tita Dagupan, Imelda Pascua, Mary Grace Sadial, Cecilia Espiritu, Ana Maria Lanza, Marisa Prestosa, Ann Ortiz, Aviration Lia Farinas, Mirna Boho, Diogracias Banares, The Sports House PH, Joanna Villaruel, Alana Jorda, Girly Colioso, Rolly Guevara, Bobby Ongsueco, Elerima Fujimaki, Merlin Guevara, Ronaline Escalante, Anthony Cantillano, Abraham Cayabyab, Lelaine Helderworth, and Rosette Aris. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ng ating notification bell. Yan po ay para lagi kayong updated sa mga kwento natin. Salamat po! Mwah!